Magandang umaga po. Malugod po namin kayong tinatanggap dito sa Simbahan ng Malacca. Ang ating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia ay pamumunahan ni Father Leo Distor. Itaas natin ang ating mga puso sa Panginoon sa pagsabay sa pambungad na awit. May papuri't pasasalamat sa ating Panginoon na nagdudulot ng kaligtasan, tayo ay magsisimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagtitiyaga ng Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo at ang lakas ng Banal na Espiritu ay laging sumainyo. At sumainyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating pagdiriwang ng Banal na Misang ito. Lalong-lalo na ang ating mga maninimba no, sa ating live streaming. Ang Panginoon ay mabuti at mapagpatawad. Hindi agad nagagalit at puspos ng awa. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas upang mabago natin ang ating buhay. Ikaw ay nagpunla ng mabuting binhi sa iyong kaharian at matyagang naghintay na magbunga ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hindi mo binunot ang masasamang damo, bagkos binibigyan mo ang mga tao ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sinabihan mo ang iyong mga alagad na maging matyaga sa kanilang kapwa tulad ng pagiging matyaga mo sa mga makasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
May pag-ibig sa kapwa, makapangyarihan at matyaga, O Diyos. Pinayayabong mo ang paglago ng mabuting binhi na itinanim ng iyong anak. Hayaan mo lang iyong salita tulad ng buto ng mustasa ay magbunga sa amin at tulad ng kaunting libadura, maramdaman ang epekto nito sa buong simbahan. Nawa kami ay maakit na umasa sa isang bagong sangkatauhan ang yayabong at lalago at na magniningning tulad ng araw sa iyong kaharian kapag ang Panginoon ng pag-ani ay bumalik sa wakas ng panahon. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo iyong anak na nananahan at naghahari kasama mo kaisa ng banal na Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas, nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kaninuman. Sapagkat Ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan. At pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito. Ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo. Ngunit mahabagin ka kung humatol. Maari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasig ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo ay inyong tipunin sa aking kamali." Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy anupat napamumugara ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa." Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginagawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sanlibutan." Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay.
Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang kanihaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maninas na puhon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, noong nakaraang linggo po ay pinagnilaya natin na iba't ibang uri tayo ng lupa na pinaghahasikan ng Diyos ng kanyang mga salita. Iba't ibang uri tayo ng mga Kristiyano sa ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Sa linggong ito ay pinapaunawa sa atin ang katotohanan na sa tinamnan ng Diyos ang tumutubo ay hindi lamang ang mabubuti, no, kundi pati na ang mga masasama. Ang nakasisira at nakakatulong ay magkasama. Ang masama at mabuti ay magkatabi. Hindi po ito bago. Ganito sa ating mundo at ganun din sa ating mga sarili. Magkahalo ang mabuti at ang masama. Ang kaharian po ng Diyos ay ang pagsasama ng kabanalan ng Diyos at ang kalayaan ng tao. Ang kabanalan ng Diyos ay ipinapahayag at nakakatagpo sa sanlilikha, sa mga ginawa ng Panginoon, sa kasaysayan ng Israel, at sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay may maraming anyo, subalit isa sa mga nangingibabaw na katangian ng paghahari ng Diyos, ito ay ang pagiging makulit nito. Hindi ito sumusuko, kung kaya nananaig hanggang sa huli. Gaano man kaliit ito sa simula, isa panganib o supilin man ito, sa katapusan, mananaig ito. Ang paghahari ng Diyos ay darating, at ang kalooban ng Diyos ay magagana. Sa ating Kristiyanong pananampalataya, ito ang katotohanan. Ang pangunawa at kalayaan nating mga tao ay malaking bahagi din po, malaking sangkap ng kaharian ng ating Panginoon. At hindi ito maipipilit sa atin. Yayakapin o tatanggihan ng tao ang pagiging bahagi nito. Ito ang kalayaan. Kaya't may pagkakahiwalay ang tao, pagkakahiwalay ng mabuting tao sa mga masasamang tao. May tumatanggap sa salita ng Diyos at isabuhay ito, at may magbabaliwala nito at patuloy lamang sa makamundong kalakaran ng buhay. Ang pagtutunggali sa gitna ng pagtanggap at pagtanggi ay nasa sa bawat isa sa atin, nasa sa bawat tao, sa bawat grupo o sa bawat komunidad, sa bawat lipunan. Ang mga ginagawa nating pagpapasya ay maaaring mabuti o masama, at ito ay tiyak na may idudulot sa iba
ayon sa ating pinagpasyahan, ayon sa ating pinili. Ang kasamaan ay ang pagkasira ng ating kalayaan na nagmumula sa Diyos. Ang piliing gawin ang mabuti ay ang totoong kabuluhan ng kalayaan. Ito ang totoong gantimpala ng ating kalayaan. Alam ng Diyos na buhay at namamayagpag ang masasama sa mundo. Nangyayari ito sa lahat ng kapanamunan, sa ating kapanamunan. Kagaya ng kasinungalingan, dami-daming false news na nagkakalat-kalat sa paligid, sa social media. Naririyan ang pang-aapi, naririyan ang panlulubig, pagkamakasarili, at hindi ito kalooban ng Diyos na mangyari. Ang kalooban ng Diyos ay ang maging malaya tayong gawin ang mabuti. Malaya tayong gawin ang tama. Ang masama ay nagmumula sa ating puso, sa ating isipan o sa ating espiritu bilang tao na nagpasyang suwayin ang kalooban ng Diyos. Hindi gawain at hindi gugustuhin ng Diyos ang pagdusahin tayo. Ang pagdurusa ay bahagi ng ating buhay. At ang Diyos ang nagtuturo sa atin upang matuto at lumago sa ating buhay. Kahit tayo pa nga ang may sanhi o tayo pa ang dahilan ng ating pagdurusa, naririyan pa rin sa atin ang Diyos. Hindi niya sinasabing, ikaw ang may gawa niyan, kaya bahala ka sa sarili mo. Naririyan at naririyan pa rin sa atin ang Diyos sa kanyang habag, sa kanyang awa. Nakikita ng Diyos ang mga sukal na damo, ang mga masasamang damo sa gitna ng mga trigo. Ang Panginoon ay isang magsasakang hindi hihinto, hindi natatakot sa paghahasik at pagtatanim dahil sa pangambang may sisibol na masamang damo kasabay ng mga trigo. Alam niya na hindi magiging perpekto ang lahat, subalit alam niya na may sisibol na mga trigo, may sisibol na kabutihan. Hangad ng Diyos na lakbayin natin ang buhay, na alam natin hindi ito perpektong buhay. May hirap ito, may dusa ito, subalit may iba yung lakas at kapangyarihan para sa kabutihan. Ang bawat araw na dumarating sa atin ay totoong mabiyaya, subalit ito rin ay may dalang hamon at pagsubok. Inaanyayahan tayo ng Diyos na tanggapin ang kabuuan ng ating buhay, kabuuan ng ating sarili, ang liwanag at kadiliman sa ating buhay, ang ating lakas, ang ating kahinaan. Kahit na Diyos ang may likha sa atin, mayroon tayong sariling pagpapasyang mabuhay ng mabunga at maka-Diyos, o mamuhay ng walang pagkilala sa Diyos at walang bunga. Sa kabilang dako, walang bagay na lubos na walang kabuluhan. Kahit ang isang napakaitim na bunhi ay hindi lubos na maitim. Ang Diyos ay patuloy na naghahasik ng binhi na may kakayahang sumibol at maging isang mabuting tanim. May tiyaga ang Panginoon. May pasensya ang Panginoon. May pagtitiis ang Diyos na maghintay sa pagsibol at paglago. Ito ang kailangan natin sa ating buhay ngayon. Ang problema po sa atin, gusto nating madaliin ang lahat. Magkaroon ng mabilis na lunas sa mga suliranin sa ating buhay at sa ating lipunan, sa ating bansa. Sa gitna ng nakamamatay na pandemyang ito ng COVID-19, gusto na nating bumalik agad tayo kagaya nung dati. Nasiksikan ng mga tao pag nasa sa labas. Malayang nakakagala kung saan-saan. Walang proteksyon sa mukha, walang proteksyon sa katawan. Na para bang tayo ang naghahabol na mahawaan tayo ng virus. Naririyan din ang mabilis at agad-agarang pagpapatupad ng mga batas. Ang anti-terror bill na walang masusing pag-aaral at konsultasyon.
pagpapatikom sa mga pambabatikos at pagpapahayag ng pagpupuna sa mga kalaparang nagtataguyod at nagsusulong lamang ng kapakanan ng iilan at ng may kapangyarihan at hindi para sa kapakanan ng nakararami. Ang lahat ba ng ito ay para pangalagaan ang mamamayan at ang ating bansa, o ito ba ay pagpapatotoo sa mga nagsasabing naglilingkod o kumakatawan sa mga mamamayan ng kanilang hangarin para sa kanilang sarili at mga interes? O kaya ito ay hangarin na magdidiyos-diyosan? Mahirap ngayon ang manindigan, mga kapatid, sa katotohanan at sa katarungan. Mahirap kilalanin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Mahirap ang tumayo para sa kapakanang pangkalahatan kung ang kulturang umigiran ay kultura ng pansariling pagpapasya ng kung ano ang totoo at mahalaga para sa sarili. Sa pananaw ng mga pagbasa po natin ngayon, ano ba ang totoong dapat natin bigyang pansin? Ito ang para sa ating mga kapatid. Mga kapatid na Katoliko, Kristiyano, ang magandang balita para sa buhay natin ngayon, na ang mundo natin, kahit ang ating simbahan ay tulad ng isang parang na tinamna ng mabubuting binhi, ngunit sa gabi, ang kalaban ay nagunlari ng dawag at masasamang damo. Ang simbahan ay isang pamayan ng binubuo ng banal at baluktot, mga taong tapat at mga taong pasaway, mga nilalang na naghahanap ng kabutihan at kagalingan ng kapwa, at mga kaluluwang walang ibang bala kundi ang magsamantala at magpakasasa. Ang dalawang mukhang ito ay nasa ating lahat. Lahat tayo ay makasalanan, ngunit tinatawagan tayo ng Diyos sa kabanalan at kaganapan ng buhay na kung saan ay kapiling siya at kapiling niya. Mahirap ang maging tunay na taong simbahan. Mahirap ang maging pare. Mahirap ang maging isang Katoliko. Ngunit sa pagtingin natin sa mahabang kasaysayan ng ating simbahan, walang sino man sa nagsikap magapi at sumira sa kanya ang nagtagumpay, sapagkat ang simbahang tatag ng Panginoon ay nakasandig sa bato at muog ng katotohanan ng Diyos. Ito ang katotohanan. Hindi pa tapos ang Diyos sa pagbubog sa simbahang ito o sa mundong ito na patuloy pa rin niyang ginaganap, patuloy pa rin niyang ginagabayan, hinuhubog at nililok niya ayon sa kanyang balak at kalooban. Nadismayaman tayo at nasugatan sa ating pananampalataya. Hindi tayo nagagapi at nawawala ng pag-asa sa kabila ng mga palpak na sa kalakaran ng ating buhay, ng ating lipunan, sa kabila ng mga kasinungalingang namamayagpag na nagawa ng ilan sa mga namumuno sa atin, mga pagkakamaling pinasabog, pinalaki, pinalala, kasinungalingang umabalot sa isipan ng marami. Di ba yung sinasabi? Ang isang kasinungalingan daw, pag sinabi nito ng paulit-ulit, 1,000 paulit-ulit, nagiging totoo, nagiging tama. Sa kabila po ng lahat ng ito, patuloy pa rin po tayong nasa pangangalaga ng ating Panginoon. Kaya siguro ang hamon sa atin, maging bukas tayo sa tulong ng Espiritu ng Panginoon upang kilalanin kung ano ang uri ng pakikinig at pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos sa ating buhay. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang Panginoon ay nagpapatawad sa lahat ng mga nagsisisi. Ito ang habag at awa ng Panginoon. Ito ang kadakilaan ng Diyos. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Kristo, yung isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat, na nagawang tao siya na lang ng
Espiritu Santo, pinangalanan sa kaharian ni Him, pinagkakasakit ni Pontio Pilato, pinagawa sa krus na matay ng ibig, nanawag sa pinaroon ng mga lumaw, na may tatlong araw na buhay na mabuhay, umakyat sa langit, lalulog sa kaya ng Diyos ang pagmamakapagalitan sa langit. Doon magpupunan pa rin ito at uungok sa mga nangangamuhayan ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Hindi namin alam kung paano manalangin ang wasto, kaya inihiling namin sa banal ng Espiritu na mamamagitan sa amin para sa ikabubuti ng simbahan at ng mundo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Nawa tayo mga Kristiyano ay tanggapin ang katotohanan na ang simbahan ni Hesukristo, bagamat banal, ito rin ay isang sambayanan ng mga makasalanan. Naway malabanan namin na manghusga sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, manatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Nawa ang mga makasalanan, mga kriminal, at mga itinuturing ng iba na masasamang damo sa lipunan at simbahan ay matanto na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang baguhin ang kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Dito sa aming parokya, nawa kami makakita, magpatotoo at magalak sa kabutihan ng bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, manatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Para sa aming mga sarili, nawa kami ay maging matiyaga sa kabagalan ng aming paglago at sa tila mabagal na katarungan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Para sa mga medical frontliners, at sa lahat na ang buhay ay nalalagay sa peligro at nanganganib na maging biktima rin ng virus. Para sa mga nagsasaliksik upang makahanap ng bakuna laban dito. Para sa ating lahat, nawa tayo ay mahigpit na sumunod sa pandaigdiang gabay sa kalusugan upang mabilis na makontrol at mapatigil ang COVID-19 sa lalong madaling panahon. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Isama din natin sa ating mga dalangin ang mga intensyon para sa misang ito, intensyon ng pasasalamat para sa mabilis na pagpapagaling, para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, para sa mabuting kalusugan at kaligtasan ng kaluluwa ng lahat ng mga nag-alay para sa mga panalangin ito at idinadalangin sa pagkakataon ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manalangin mo kami sa iyong pagmamahal. Diyos ng sansinupok, ikaw ay dakila at gumagawa ng mga tamang-hamang bagay. Dinggin mo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong pag-ibig para sa iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Bayan, pasayang magsaluhan.
Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong paghahain ng ating mga kamay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buhusang malalangang banal. Maawain Diyos ang iyong anak at inaanyayahin kami sa kanyang hapag, ang mahihinan malalakas, ang mapagmalaki at ang mapagpakumbaba, ang masama at mababait, sa pamamagitan ng aming pakikisalamuha sa Kanya, nawa kami ay maging mapagparaya at mapagpatawad sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya at pasalamatan. Ama namin mapagmahal, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan sa katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi iba sa aming bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasawayin. Niloob mo ito upang iyong mamanas sa aming pagkatao ang hiliw mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangin mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at iyong pagtingin na aming ibinaksinong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiabit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Maraming banal ko ang bukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Broderick na aming umispong tagapangasiwa na Tanang Kapanan at ang lahat na naglilingkod sa iyong sangkatauhan. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kaisa ni San Jose na mahal na kabiyak ni Santa Maria, at ang lahat ng namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama sa walang hanggan. Amen, 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 purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen. Hindi natin alam kung paanong manalangin ng wasto, kaya tayo ay inuulungan ng banal na Espiritu ngayon ay manalangin tayo sa Ama sa mga salita ni Jesus. Sa lahat ng masama, lalo na sa kasalanan, ang pinakamasama sa lahat ng masama, huwag mo kaming hayaang manghusga at mang-alikusta. Sa halip, tulungan mo kaming tanggapin at igalang ang bawat isa habang hinihintay namin ang may tiyaga at pag-asa at pagdating ng aming tagapagligtas si Jesu Cristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad sa bawat isa sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mong tingnan ang aming mga kasalanan, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Igawan mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ang kapayapaan at pagkakaisa ng iyong kaharian, kung saan ka nananahan magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo. Inaasam natin na may pag-asa ang paghahari ng kapayapaan ng tinatag ni Jesus habang inaalay natin sa isa't isa ang tanda ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Panginoon, na nagpupunla sa ating mga puso ng mabubuting binhi ng salita ng Diyos, mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya bilang tinapay ng buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Aking Jesus, nananalig ako ng ikaw at nanalangin sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi kong matatanggap sa banal na komunyon. Nawa'y tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na marahin ito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan, ako ay mawala sa iyo. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Diyos ng ibayong lakas at kapangyarihan, inihayag mo ang iyong lakas sa pamamagitan ng pagiging maunawain sa mahihina. Puspusin mo kami ng Espiritu ni Jesus upang kami ay magpalakas ng loob sa halip na manlait, magpakita ng kabutihan kaysa mamintas, nang sa ganitong paraan kami ay maging tagasunod ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiluhod po tayo ang manalangin para sa ating bansa at pagkatapos ng ating kasalin ang orasyon ng Marami. Samahan mo kami, O Panginoon namin Diyos, habang patuloy namin hinaharap ang krisis dulot ng pandemya ng COVID-19. Gayun din ang mga kasalukuyang pangyayari sa politika na labis na umahati sa aming bansa. Batid mo kung gaano namin kailangan magkakasa upang sama-sama namin labanan ang kaawan na di namin nakikita, na labis na nakapagdulog ng paghihirap at walang kasiguraduhan. Malawakang hawaan, pagkapuspos ng mga institusyon at sistemang pangkalusugan, kawalanan hanap buhay, matinding buto, pagkalugin sa negosyo, at pagkawala ng buhay. Nananalangin kami para sa mga nagtitipon sa lingkulan, sa mga namupuno sa aming gobyerno, lalo na sa mga nananalangin patuloy at patuloy na nagsisikap, bunsod na kalisan na pagpapahalaga sa tungkulin at pagmamahal sa bayan. Dingapin mo sila ng loob at nagkalooban ng hapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Nawa ang krisis ng pandemya ito ay magdulot ng pagbabago sa kalooban at puso namin lahat. Nawa ay turuan kami nito ng umamo mula sa pagsarili at pangpolitikong katapatan. Bagkos, atalin kami na magsikap tungo sa ikakabuti ng lahat. Gabayan kami nawa ng iyong Espiritu na tumuko na may awa ang mga sakit para sa mga dukha, mga kapusmayan at mga nababayaan sa aming lingkungan. Sapagkat alam namin na anuman ang ginawa namin sa isa sa pinakamaliit mong kapatid ay ginawa namin sa iyo. Amen. Mga pangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hiliin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitin na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga nalubhasang naakasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglalanap nito. Patnubayan mo ang mga lumilinaw sa may sakit upang ang kanilang pagkalinaw ay malang-malang husay at malasakit. Itinataas namin ang mga naturusan. Makamtawan naman nila ang mabuting kalusugan. Inamin mo rin ang mga pumakalingan sa kanila. Pagkamitin mo na kapayapaang walang hanggan ang mga kumanaman. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulog-tulog mo sa ikabuti ng lahat. Pukawang sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangalilanan. Nagsusumamo kami na iyong hindi na ang paglaganap ng virus at ipagadyakan niya sa lahat ng mga tao. Hinihingin namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulong kami sa iyong patnubay, mahal na nananang Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga kahilingan at ipagadyakan kami sa lahat ng kasamaan. Magwalhati at inagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin kami. San Rafael ang Arcanhel, San Romo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Malungson, so, nais ko lamang pong pasalamatan ang lahat po ng
nakilahok sa pagdiriwang natin ang pananamisang ito sa ating mga maninimba sa live streaming. Salamat din po sa lahat ng mga naglingkod sa ating pagdiriwang ng pananamisang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama ay puspos ng kabaitan sa lahat ng tumatawag sa Kanya, naway igawad niya sa inyo ang kapatawaran. Amen. Tinatawag ni Jesus ang lahat ng tao sa kaharian ng Kanyang Ama, naway pagkalooban niya kayo ng biyaya upang magtiwala sa Kanyang mga pangako. Amen. Ang Banal na Espiritu ay dumarating sa ating kahinaan, naway palakasin niya kayo sa kapangyarihan ng Kanyang presensya. Amen. At naway pagpalain tayo ng makapagmahal at kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misang ito bilang mga alagad ni Kristo, kasimbuti ng lupang namumunga ng hitik, humayo kayo sa kapayapaan upang ibigin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat.